Okay. Hi, hello, good morning. So, our topic for this week is other type of deformation or other type of strain na pwedeng ma-encounter sa object na meron tayo. So, technically, hindi lang actual deformation or normal deformation na tinatawag. Meron din tayong tinatawag na shear deformation. So, kaya tayo nagkaroon ng shear deformation, guys, because the applied force or applied load doon sa object natin. So, technically, mapapansin nyo dito sa ano natin, guys. Dito sa may slide natin, ay na-explain ko ano yung pagkakaiba nung normal load natin, kung normal load, and of course, if kung shear force naman yung applied, ina-apply nating load natin. Okay? So, ayan. Dito tayo ngayon. So, technically, ulitin ko, magkaparehas lang yung strain and deformation. Kasi technically, strain is the internal deformation of an object due to stress, di ba? So, dito tayo ngayon sa shear strain. Okay, so technically, in general definition, shear strain or strain is the ratio of displacement to an object's original dimensions due to stress and is the amount of deformation perpendicular to a given line rather than parallel to it. Okay, so ganito siya. So, pwede ba nga, katulad sabi ko kanina, kung sa normal strain, ang gamit natin is epsilon, di ba? Dito naman, ang gamit natin is gamma. Okay, gamma naman siya. Gamma is equals to change in L or delta L over original L. Or, new length minus original all over original length natin. Okay? Technically, hindi applicable tong formula na to. Hindi enough tong formula na to for shear strain. Okay? So, ang pinaka main definition talaga ng shear strain natin is makikita dito sa dalawang definition na to, sa last two definitions. So, first, shear strain. Okay, ganun talaga. Naglolo ko talaga siya. Balik na lang tayo dito. Itong mouse. Ayan. Shear strain is the tangent of the angle and is equal to the length of deformation at its maximum divided by the perpendicular length in the plane of force application, which sometimes make it easier to calculate. So, technically guys, yung shear strain natin is yung angle mismo. Yung angle na na-create ng change in length tsaka nung original length natin. So, what I'm trying to say. So, ito siya. Ito yung shear strain natin technically. Okay? So, yan yung kinoconsider natin na gamma or yung shear strain na tinatawag. Ito yung angle mismo. Okay? So, dito rin, dagdag natin to. Shear strain measures how much a given deformation differs from a rigid deformation. Shear strain is strain that results from the use of opposing force in a parallel direction to the surface of an object or in a parallel direction to the cross-sectional area of an object. Okay, hindi lang siya basta surface. Yung cross-sectional area niya mismo. So, hindi siya perpendicular, hindi ganito yung atake ng force niya, kundi parallel nga. Okay? So, hindi siya ganyan. So, dapat ganyan siya. Okay? So, yun yung sa shear strain natin. Katulad nung shear stress na tinatawag. Siyempre, di ba? Katulad na sabi ko nga, strain is the internal deformation of a body or of an object due to stress. So, syempre, if kung meron tayong tinatawag na shear stress, of course, may tinatawag din tayong shear strain. The same with normal stress or axial or normal stress or tensile stress or compressive stress is equivalent also to axial deformation or normal deformation. So lastly, pinaka-definition ng shear strain, ito yung pinaka-definition niya, angular change. Okay? Angular change at some point in a shape. So ayan siya. Ayan siya mismo. Of course, ito din yan. Technically, equal lang din yan. Okay? So yan yung sasolve natin ngayon dito. So technically guys, mapapansin nyo, more on geometry side tayo or more on trigonometry side tayo. So, I hope na turo ko siya sa inyo ng matino last sem siguro sa mechanics and of course nung calculus time natin, di ba? So, ayan. Kunala lang yung sokatawa na tinatawag. So, ayun nga, di ba? So, balik tayo. So, ayan siya. Ito yung pinaka-definition pero technically we cannot use that formula. So, dito tayo ngayon.
So dapat two ways lang yan, pero three ways to solve shear strain. So as what I said, hindi natin masyadong magagamit ng first formula natin, pero we can use the second formula and of course, the third formula. Depende kung ano yung given or ano yung binigay doon sa problem na meron tayo. So ayan, second formula is, ito, nanggaling yung second formula natin from, ganito siya, so nagsimula siya dito. So pakita natin kung paano siya na-solve. So balik tayo sa Sokatoa. Okay, naalala niyo yung Sokatoa nyo guys? Kung, so balik na tayong whiteboard. Bago natin discuss yung second formula, discuss natin yung Sokatoa. Ano nga ba yung Sokatoa na tinatawag ko? So Sokatoa is the easier way or easier way to remember or to memorize trigonometric functions. So Sokatoa. Ewan, kung naalala niyo pa to. Diba? So technically, and drawing tayo ng right triangle. Okay? So ayan, ngwari yung right triangle natin. Let's assume this is the angle that we are talking about. Okay? So kung ganyan, so this one a right angle. So this one. So ayan, yun lang naman kailangan natin. Okay? So of course, yung side na malapit sa angle natin is yung adjacent na tinatawag. Adjacent or AJ. Yun nga, from the term itself, adjacent, malapit, di ba? And of course, if kung ito yung angle, and then of course, ito yung opposite niya. Opposite. Yung tukoy na opposite is opposite of the angle that we are talking about. Okay? So, opposite. And of course, the longest side or yung opposite ng right angle natin is tinatawag natin na hypotenuse. So, ngayon, dito papasok yung Sokatoa natin. Okay, first, we have SOH or SOH. So technically, it talks about sine or the sine function of an angle is equals to its opposite over hypotenuse. Okay, the sine function of an angle is equals to opposite over hypotenuse. As what I said, ang topic nga natin is the angular change or yung angular change of the object. So of course, the better way to discuss it is trigonometry. Yun ang talaga pinaka-purpose ng trigonometry natin. To get angle, syempre. Diba? So, next, SOH. So, next tayo, CAH or the cosine function of an angle is equals to adjacent over hypotenuse. And yung pinaka-kailangan natin, guys, is yung TOA na tinatawag. Or the tangent function of an angle is equals to opposite over adjacent. Katulad ng sinabi ko nga, 'di ba? Technically guys, yung shear strain natin or yung shear force, other term for shear force or shear stress is, kung naalala nyo, tinatawag din natin siyang tangential. Okay? Tangential. Okay? So ayan siya. Kaya ang pinaka-usable na formula natin when it comes to, of course, shear stress and shear strain, is ito. Okay? So, ayan. Yan yung pinaka-usable na formula na kailangan natin gamitin. Okay? So, paano ngayon papasok tong tangent theta? Tangent theta is equals to opposite over adjacent. So, balik tayo ngayon dun sa drawing natin. Okay? So, alalahanin nyo yan. So, ito yung adjacent, ito yung opposite. So, dapat, hindi ko na ito tinuturo, actually, kasi dapat may idea na kayo dyan. Kung ito, so, ayun nga, di ba? So, kung ito yung angle natin, guys, di ba? Kung yan yung angle natin, so, syempre, ito yung opposite, di ba? Sulat natin. Kung yan yung angle, yan, di ba? Nakita nyo na, yung may theta. So, syempre, ito yung opposite natin and ito yung adjacent. Okay? So, to substitute, so, ayan na nga. Di ba? Theta, or yan nga, y, gamma is theta, gamma is, or, tama, gamma is theta, theta is gamma. So, ayun. So, tan gamma is equals to change in length over original length. So, pwede natin sabihin na, gamma is equals to tan raised to negative 1 change in length over original length. Okay, yun yung second formula natin. Sa kanina mo napansin yung radians term na yan. Okay?
So, next is third formula. What if hindi given yung dimension ng change in length and length natin? Pero ang given lang ay ito. Ang given lang is yung new angle. So, technically, itong alpha na to is yung new angle na create after. Okay, hi, hello, good morning. Itong alpha sign na to, ito yung new angle na create nung bago nating object. So, technically, itong, kung mapapansin nyo, itong gray, ito yung back, ito na yung new, ito na yung bago niyang, ano, bago niyang state. Diba? Kasi nag-apply ka na nga ng force. So, para ma-solve pa rin natin yung ano natin, of course, geometry lang yan, di ba? Kunwari, meron tayong ano dito. Meron tayong ano. Di ba, kunwari, ayan nga. So, ayan. Paano ba i-explain? My God. Dapat, ano nga to? Itong third formula, dapat... Ah, okay, gets. So, ayan, yung third formula, dapat naka-radians na yan. Ito, dapat naka-radians na. Okay? Pag-solve, naka-radians na. Ngayon ako di-discuss kung ano yung radians na yan. So, dito, in-explain sa third formula, na ito, ayan, is equal to 90 degree. Complementary angle sila. Ano ba yung complementary angle na tinatawag natin? Complementary angle is a set of angle that equal to 90 degree. Okay? So, may tinatawag tayong supplementary also, pero complementary tayo. Complementary angle is... angle 1 plus angle 2 is equals to 90 degree. Okay? So, we can say that gamma is the angle 1. Okay? Diba? Gamma is the angle 1. And of course, and alpha is the angle 2. Okay? So, yan na nandiyan ang galing yung third formula natin. So, yung third formula natin, paano ngayon solve siya? Paano ngayon tinatawag natin na radians? Okay? So, technically guys, dito sa angle 2 or dito sa third formula natin. So parehas actually dapat ito tong second formula actually na a degrees siya. Okay? Pero kailangan siya i-convert into radians. Ano nga ba yung tinatawag natin na radians? So technically hindi ito yung rank sa Valorant, guys. Okay? Radiant 'yon, may T dito, wala. Okay, radian lang as in radian. Radian. Okay? So, ano ba yung radian? Radian is another unit na ginagamit for angle. Okay, so technically, sa angle natin, may dalawang unit tayong ginagamit, which is yung degree and radian. Okay, so radian and degree. Okay, so units use for angles. Okay, for angle. Okay, so technically, pagdating sa radian, so, ang mas maganda i-discuss dito is yung conversion between. Siyempre, kung dalawang unit yan, of course, merong conversion factor din yan. Okay, to get radian, or rad na lang, rad is equals to degree multiplied by pi over 180. Okay? And of course, degree is equals to, para makuha din natin, degree na lang din, is equals to rad 180 over pi. So ayan 'yon. So ayan yung conversion natin, conversion. Okay? Conversion for rad and degree, okay? Conversion factor. Yan, okay? So ayan yung gagamitin natin. Yan 'yon, walang babaguhin diyan, okay? So para ngayon dito ko, but ganun yung formula natin ngayon dito sa ano dito. So technically guys, itong pi over 2 na to, kung i-convert natin yan into degree, so technically, itong pi over 2, naka-radian yan. Okay, radian yan. Or, kung convert man natin, try natin i-convert, guys. Convert natin into, ano, technically, yung pi over 2. So, paano natin siya i-convert? Diba? 180 over pi. Para makuha natin yung degree, counterpart niya. So, technically, pi over 2 is equal to 90. Kaya dyan lumabas yung complementary angle natin. So, diba? Ito lang sabi ko kanina, complementary angle is angle 1 plus angle 2 is equals to 90. So, we say that gamma is angle 1 and alpha is angle 2. So, kung equate natin yun, di ba? So, plus alpha is equals to 90. E, ang inaanap natin is yung gamma. Of course, transpose lang natin yung alpha. So, gamma is equals to
90 minus alpha. So, of course, dahil ang kailangan natin is naka-array dyan siya, so, kailangan natin yung 90 degree, gawin natin siyang pi over 2 minus gamma, ay alpha. So, technically, kung naka-array dyan itong pi over 2 natin, dapat yung alpha din natin is naka-array dyan. Okay? So, kung ang given ko man is, kunwari, 67 degree, convert it. So, yung 67 degree, convert nyo lang siya into radian. Okay? So, ayun yon. So, ayan yung, yan yung dalawang formula na madalas ginagamit natin, okay, sa pag-solve ng shear deformation. Which is, una is yung shift tan or arc tan. Arc tan is arc tan of delta L over original L. And yung third formula natin, pi over 2 minus alpha. Okay? So, yan yung dalawang ginagamit na formula. Okay? So, next tayo, guys, is yung sign convention for shear strain. So, technically, itong sign convention, di siya masyado na-discuss. Actually, sa axial deformation natin, may dalawang type tayo na axial deformation, di ba? Yun yung elongation natin, tsaka shorten. So, technically, pagdating sa axial deformation, either mapahaba natin yung object, either ma-stretch out natin siya or ma-stretch in. Di ba? Yun yung sa axial deformation natin. Of course, dito din sa shear strain natin. Okay? So, pagdating sa shear strain, guys, meron na tinatawag na positive tsaka negative shear strain. So, paano natin tinutukoy natin na positive tsaka negative? So, ayan siya. So, ito, positive shear strain is the angle, ito yung parang pwede mong makonsider ba siya tinatawag na positive shear strain. Kasi, yung angle na cost ng shear force, so draw natin yung shear force, is less than 90 degree. Ayan siya, yung alpha. Dapat daw yung alpha natin is less than 90 degree. Okay? Yung new angle dapat natin is less than 90 degree. So, pag negative shear strain siya, ibig sabihin, yung alpha na nakreate nung shear force is greater than 90 degree. So, lalabas naman yon dito sa third formula, di ba? Lalabas yun sa third formula natin. Paano ko nasabi? Kunwari, alpha natin is equals to 67, di ba? So, gamma is equals to, kunwari, naka-degree lang tayo, 90 minus 67. Di ba? Gamma is equals to 23. So, technically, positive siya, di ba? Positive yung ano natin. Kaya siya naging positive kasi yung alpha natin is less than 90 degree. What if greater than 90 degree na siya? Kuwari 167 naman. Di ba? So, ganyan. 167. So, 167 din to. So, 167, 90 minus 167. Ilan? 77? Di ba? 77? Hindi siya sabat sa 77. Negative 77 degree siya. Kaya siya tiyawag na negative shear strain kasi yung result mo nga is negative. Okay? Bukod sa negative yung result mo, yung angle na create ng load mo is greater than 90 degree. So, ayun yung tinutukoy natin na negative tsaka positive shear strain. Okay? So, ayan. I hope nagigets niyo siya. Okay? So, ayun yung sa shear strain natin. Of course, kung sa axial deformation natin, may tinatawag tayong modulus of elasticity. So, syempre, may tinatawag din tayong modulus of elasticity for shear strain. Pero, may other term doon para hindi ganong kahaba. Kasi ang term talaga dito, ang term na ginagamit is modulus of elasticity of for shear strain. Di ba? Pero para di tayo mahirapan, ayan talaga yung original term. Modulus of elasticity for shear strain. Pero para di tayo mahirapan, guys, tinawag na lang natin siyang modulus of rigidity. Ayan na yung term natin for this one. Okay, modulus of rigidity. Parehas lang din siya ng idea, di ba? Technically, modulus of elasticity, or yan nga, is stress over strain. So, ganun din dito. Okay, it is the ratio of shear strain and the shear strain. Ayan siya, di ba? Ayan. So, ang denotation natin for rigidity is G.
So G is equals to shear stress over shear strain. And of course, other formula. So para lang mapalabas, para lang para lang mapakita natin yung deformation in rigidity. So ayan, another formula na ginagamit natin. Okay? So ayan. Ayan siya. So G for modulus of rigidity, maarte na T or tau, tau 'yan. Tau shear stress, gamma shear strain, V as shear force, AS as area, L as length, and delta S or delta L, change in length. Okay? So, ayan yung sa modulus of rigidity natin. Okay? So, ayan. Teka. Teka lang. Okay, so next tayo. So, ayan na yung modulus of rigidity natin. Next topic is yung Poisson's ratio. Actually, ko na na-discuss itong... Last week, pero ngayon ko na siya madi-discuss. Okay? So, ayan. Poisson's ratio. So, technically, din yung discuss dito. So, Poisson's ratio, it is the ratio of the sidewise deformation to the longitudinal deformation. Okay? So, ayan siya. So, dagdag knowledge na lang dito ng Poisson's ratio. It is the ratio of sidewise deformation to the longitudinal deformation. Okay? So, ayan. So, ngayon, dito tayo ngayon sa sample problems natin. Okay? So, solve natin tong... So, itong number 1, actually, na-discuss na natin tong first part ng number 1. Discuss na natin to hanggang dito. Okay? So, topic, ang solve natin is ito. Itong if the modulus of rigidity for this material is 82 gigapascal and the shear strain at the edge of, find the shear strain when the shear stress is 143 megapascal. Okay? So, yan yung solve natin. So, ayan. Sample problem number 1. So, sample problem. So ang given doon is may rigidity ka na 82 gigapascal, tama, 'di ba? 82 or 80. Teka, balikan natin. 82, tama, 82. 82 gigapascal, okay? And meron kang shear stress na 143 megapascal, and ang hinahanap is yung strain natin. Okay? So, as what I said, hanggat maaari, uniform yung unit natin. So, kung ito, nakagigapascal, kailangan natin siyang gawing megapascal. Kasi technically, guys, strain, di ba nga, ano ba nasabi ko last week? Strain is dimensionless or unitless. So, walang unit yung strain natin. Okay, so convert lang natin to GPA then MPA. Okay, 1,000 MPA is equals to 1 GPA. So, 82,000 gigapascal. Okay, so ayan siya. So, balik tayo sa formula ngayon ng modulus of rigidity natin. Modulus of rigidity is equals to stress over strain. Okay, so strain is equals to stress over rigidity. Okay? So, ayan siya. Ay, mali ako ng unit. Bakit GPA pa din yan? So, cancel out yan. MPA na yan. Okay? It's equals to 143 MPA over 82,000. Ay, sumabi ng zero. 82,000 MPA. Okay? Cancel out. So, our strain or shear strain is equals to, where's my calculator? Sorry. 143 divided by 82,000. So, our final answer is 1.744 times 10 raised to negative
3. Okay? So, ayan yung final answer natin. So, ayan siya. Or, kung gusto nyo, hindi yung naka-scientific notation, 0.01744. Okay? Either of the two. Parehas lang yan. Okay? So, ayan siya. So, next tayo. Actually, madali lang yan, di ba? So, next tayo, number 2. Okay? Balik tayo din sa ano natin. So, itong number 2, ayan. So, technically, more on ano siya ngayon? More on trigo or more on geometry siya. So, sabi, a thin polymer plate, PQR, is deformed such that corner Q is displaced downward. So, nagkaroon tayo ng elongation. Nagkaroon tayo ng change in, ano, change in length ng Q natin. Nagdagdag ngayon ng 1 over 16th inch to new position as shown in figure. Determine the shear strain. So, sabi, determine. So, find, solve natin yung bagong angle dito. Yan yung hinahanap natin. Okay, yan yung hinahanap. Associated with the two edges, PQ and QR. So, ayan yung hinahanap natin. So, para ma-solve siya, so technically, para ma-solve siya, kailangan natin kunin yung angle dito. So, Y1, Y2. Para makuha natin yung Y total. So, Y1 is equal, sorry. So, ang magiging method of solution natin, Y total is equals to Y1 plus Y2. So, kailangan natin makuha ngayon yung Y1 tsaka Y2 or gamma 1 and gamma 2. Okay? So, balik tayo sa whiteboard. So, ganyan yung magiging setup natin. Okay? So, drawing muna natin siya. Drawing natin muna yung original. So, ito yung original natin, guys. Yung original. So, drawing natin yung bago. So, yung blue, yung bago. Okay. So, ganito yung medyo matotohanan. Ayan. And then, ayan. So, ayan. So, ayan yung ano natin. So, denote natin. This one is Q. So, ayan na. Yan na yun. Yan na yung PQR natin. So, ang hinahanap natin is ito. Okay? Yung buong yan. So, meron tayong given. So, ito, 20 inch. Ito is 1 over 16th inch. Yung mismong length lang, ha. This one is 20 inch also. And, of course, this one is 32.125. Wait lang. Balik tayo doon. 31.25 pala. 31.25. Okay, balik tayo. Mali. 31.25 inches. Okay? So, of course, para makuha natin yan is magka-trigo lang tayo. Or yung second formula natin. Dahil lang given is mga dimension. So, pwede natin isolve to technically. Diba? So, paano natin siya solve properly. Okay? So, Y1 and then Y2. And, lang natin is yung Y total. Yun yung hinahanap. So, Y total is equals to Y1 plus, but Y? Gamma. Gamma pala. Gamma 2. So, solve natin yung gamma 1. Gamma 1 is equals to, technically, para makuha natin siya is yung bagong length ng Q natin. So, yung bagong length ng Q natin, yun yung adjacent. Ito, ito yung opposite natin. Diba? So, paarta natin. Ah, hindi. Ibang kulay para makita. So, titinutukan natin na opposite. Okay? Dahil nandyan yung angle, guys. Of course, yan yung opposite natin. And ito yung adjacent natin. Okay? So, ayan. Opposite 1. So, opposite 2. So, opposite 1 over yung bago nating adjacent. So, adjacent. So, ganyan siya. So, 20 over 20 plus 1 over 16. Okay? Kasi may 1 over 16 tayong bago eh. So, yan na yung magiging working equation natin. Hindi, tama pala. So, magiging 20 over 20.0625. Okay? So, ayan. Y1 is equals to our... So, final answer natin. So, pares inch yan. So, cancel yan, guys. Hindi pa. Technically, kulang. Tan. Shift tan. Wait lang ah. Na, bago natin, ano.
bago tayo mag-solve, equals to tan fixed to negative 1. Okay? So, ayan siya. So, gamma 1 is equals to, ayan. So, solve natin, shift tan is equals to 20 over 20.0625. So, ayan. Technically, yung nakuha ko dito is naka-degree pa siya. So, nakuha kong angle niya is 44.91 degree. Okay? Degrees. So, convert natin siya ngayon into radians. Pi over 180. So, ayan. Answer. Pi over 180. So, ang final, so ang gamma 1 natin in radian is equals to 0.78384. Okay? So, ayan na yung in radian niya. So, ayan na yung gamma 1 natin. So, next, solve natin ngayon yung gamma 2 natin. So, gamma 2. So, gamma 2 is equals to opposite 2 over adjacent. So, yung adjacent natin, magkapareha sila na 20.0625. Okay? So, ayun. 31.25. Parang hindi makalimutan yung shift tan. Always, huwag nyo makalimutan yung shift tan, ha? Ay, yung arc tan pala. Arc tan or tan raised to negative 1. 31.25 over 20.0625. Okay? So, ayan. So, ayan na siya. Okay? So, shift tan po at 31.25 over 20.0625. Okay? So, ayan. Ang angle na na-create niya is 57.293. 57.3 degree. So, ganun ulit. Multiplied by pi over 180. So, answer. So, ayan. Ang naging, ano siya? 1. 1 na lang. 1, actually, 1.00. Madaming 1.00. Ayan na siya. Ayan na yung ayan na ngayon yung ano natin, yung gamma 2 natin. So para ma-solve natin yung total gamma, yung total shear strain natin, i-add lang natin siya, okay? So ayan na nga. So is equals to 1 plus 0.78384. Para nakita. 1 plus 0.78384. Okay? So gamma total is equals to 1.78384. Okay? Or 834 na lang para 3 decimal. Okay? So ayan yung final answer natin sa number 2. Okay? So ganyan siya. So ganyan yung sa number 2 natin. Okay? Any questions? Okay, last topic. For our last problem, ito. So, ito siya. A thin rectangular plate is uniformly deformed as shown. Determine the shear strain at P. So, hanapin daw natin yung P natin, yung shear strain at P daw. So, ang given na yung deformation. Okay? So, ayan na. Technically, dali lang siya isolve. Diba? Pakita natin. So, technically guys, meron na tayong opposite. Yan yung opposite natin, yung delta. Yung ito, delta L. Delta L1 or delta Q. Ganun din siya, delta Q na lang. Delta Q, yan ang opposite natin. Hindi ko siya ma-zoom out sa inyo eh. Ang ganda sana kung ma-zoom out ko siya sa inyo. Hindi siya pwedeng i-zoom. Sayang. Sayang, hindi siya pwedeng ma-zoom. So, yan ang delta Q and then delta R natin. Okay? So, ayan na yung opposite natin. And meron tayong adjacent. Ayan na. Given naman siya dyan, di ba? So, solve natin muna yung PQ. Yung ano dito. So, let assume gamma 1 and let's assume gamma 2. Okay? So, gamma 1 is equals to delta Q. Oh, mali. Di pala, di lang delta Q. Delta Q over P. Okay? And, yan na nga yung working equation natin. So, equate natin siya. So, ano to? 1 over 16, di ba? Shift tan 0.0625. So, yun. Over 25 inch. So, meron siyang angle na 0.14. 0.43
324 degree. So, convert lang natin into radian. So, pi over 180. Ayan. Answer, pi over 180. So, equals to 2.5 times 10 raised to negative 3. So, next, solve natin yung gamma 2. So, ganun din. Parehas lang siya ng setup. Kailan natin makuha yung gamma 1 and gamma 2 and then a-add lang natin. Okay? So, ganun din. So, 1 over 8 is 0.125. Okay? Change in R over P. Okay? Tama. P. P. Ah, hindi. Di siya P. But P? Q pala dapat to, ah. Hindi siya P. Q and R pala siya. Q to. Q din yan. Okay? Mali ko. Q, ito, R naman din yan. Okay? So, ayan. Final answer. Shift tan 0.125 divided by 42. So, meron siyang angle na 0.17052 degree. So, convert lang din natin to radian. Answer, pi over 180. Okay, guys. So, meron siyang 2.976 times 10 raised to negative 3. Okay? So, pag-add lang natin yan. So, y total is equals to y1 plus y2. Okay? So, final answer. Final answer. Add na natin to, ha. Add na natin yan. Tsaka add natin to. So, plus 2.5 times... Ah, shocks. Mali. 2.976 times 10 raised to negative 3 plus 2.5 times 10 raised to negative 3. So, final answer natin is 5.476 times 10 raised to negative 3. Or, kung gusto nyo naka-decimal, so 0 point, move nyo lang yung decimal ng tatlo. Okay? 0.0548. Ayan. Ayan na yung final answer natin. Okay? So, ayan siya. So, ayan yung final answer natin for number 3. Okay? So, ganyan lang siya kadali. Okay? So, technically, di natin nagamit yung third formula. Pero dito sa... So, dito, pero dito, guys, magagamit nyo yung third formula ata or hindi rin. Hindi rin. Actually, hindi rin magagamit. Okay? So, ayan. So, quiz natin. Quiz nyo ulit. Same setup, last slide. Okay, itong slide 9 yung quiz ninyo. Okay? So ayan, parehas 'yan, ha. Parehas 'yan. Okay? Dalawang problem 'yan, magkahiwalay na problem. Okay? Ito yung problem sa taas, itong may drawing tsaka itong problem sa baba. Okay? 'Yan yung problem na sasagutan nyo. Deadline ulit, guys, 11 PM. Okay?